bebe. Narinig ko yung mga teachers mo at saka yung mga klase mo na bilib sa'yo. At saka sino mag-aakala na nandito si Idol Kakamping Lorena na papalakpak din si speech mo. So we have a future lawyer here. Anything is possible kung merong lakas ng loob at talino katulad mo. At ano ba yung delivery for the auction? Opo, ma'am. Patulong ka kay na Ces at kay Lilette. Ay, ma'am, wala po sila. Ba't naman ang tagal-tagal ninyo? Kasambahay lo. A domestic worker shall be entitled to at least 24 consecutive hours of rest in a week. Wala pa akong nababasang written agreement or pinipirmahan. Ano mo, Trixie, imbesta puros extracurricular activities. I think, kasi kasuwi mo rin yung academics mo. Pwede ka magpa-tutor ka nila to. Graduate na. The least that you could do is not call out our daughter in front of our maids. And don't you ever compare Lilette to Trixie ever again. Okay, fine. Wait lang. Chill lang, bro. Bagal, ang bagal. I'm sorry. Snow, bakit nag-iintay? Sorry. Ang taas ng heels ko eh. Quiet, okay? Baka quiet. Trixie, baka next time sa birthday ko, tumakas ka lang. Magpapaalam ako, okay? Basta okay. Ngayon, magpapa-good shot na ako after this. Good shot. Trixie? Bakit nalito kayo ng walang paalam? Lilette, tsaka mga nakainom ba kayo? Hindi ba? Underage drinking and driving? Eh kung isumbong ko kaya kayo sa mga magulang nyo, ha? Ito na po. Naibalik naman namin One Piece si Snow White. Oo nga, Ate Lilette. Saka, aalis naman na rin sila, di ba, guys? Di ba? No, aalis na rin sila. So, quiet na, okay? Huwag ka nang maingay. Baka magising si Mami. Magsabihin mo naman yung one of the seven dwarfs mo. Masyadong protective eh. Siguro ikaw si Grumpy. Hey, stop it. Hindi siya dwarf, okay? Sorry. Little person siya. Mga woke kayo, di ba? Huh? Ang bata-bata niyo pa. Mga politically incorrect na kayo. Umalis na nga kayo dito, ah. Bago pa kayo tuhuli sa police at sa mga magulang ni Trixie dahil dun sa underage drinking while driving nyo. Okay po. Okay. Goodbye, Snow White. Goodbye. Goodbye po. Bye-bye. 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 I'll see you again. Tomorrow? Tomorrow. Bilis naman na nga. Paalis at try. Bye-bye, Snow White. Bye, Snow White. Bye, Grumpy. Trixie naman. Pang ilang takas na po. Baka naman sa susunod mahuli ka na dahil di ka nag-iingat. Wala namang mahuhuli kung hindi ka magsusumbong, di ba, ate? Kapag naulit pa itong magsasabi na talaga ako kay Mama at Sir. Trixie, Lilette, what are you doing here? Sabi ko na nga eh, yung mga boses ninyo yung narinig ko kanina pa eh. Kasi yung suit mo? Ah, it's either tatakas ka o kararating nyo lang. Actually, cramming for this overdue project. And si Ate Lilette, hin-help niya ako. Tapos ganyan yung suot mo. Ma'am, science experiment. Makeup project ko. To take the faces of the moon. I want to capture the moon with me on it. Selfie, ganun. And nandito si Ate Lilette para i-help ako to frame it. Right, Ate Lilette? Opo. Isang shot na lang po. Okay na siguro. You know, I really can't understand what you're trying to do here.
Pero bilis-bilisan niyo na kasi gabi na eh. Please, last na. Bilisan niyo na tapos pasok yes, na ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm? Ate Lilat, picture mo ko bilis. Last shot. Okay, kung picture mo ko maganda ha? Thank you. Matutulog? Kung sa bagay, kakain mo pa lang. Po? Oh, di ba nga? This oras ng gabi, napasubo ko na naman kay Trixie. Tinong naman eh. Ay naku, Lilet. Nakita ko lahat. Ikaw ha, hanggang kailan mo pagtatakpan yung kabalastugan ni Trixie? E paano matututo yun? Wawa naman po kasi. Masyadong strict yung magulang niya, kaya yun, pumatakas. Kita mo? Dinedepensahan mo pa. Eh, di ba nga, hindi ka na muna mag-aabogado. Magti-teacher ka muna, kaya turuan mo ng leksyon. Sinabihan ko naman na po, nahuli na to. Bakit ba ang lakas-lakas sa'yo ni Trixie? Sabay na rin po kaming tumanda sa bahay na to eh. Kaya parang nakababat ng kapatid na po yung tingin ko sa kanya. Eh siya, anong tingin niya sa'yo? Malaki lang po yung pinagbago niya ngayong teenager na siya, tsaka mas malaki na siya sa'kin. Pero ako po, hindi ko makakalimutan lahat ng pinagdaanan namin. Basta Lilet ha, timbangin mong mabuti yang pinaglalaban mo. Mamaya, kakasalan mo kay Trixie. Ikaw naman mapahamak. Sabi nga ni Ka Lorena, baka maging accessory to the crime ka. Tulog na tayo. Pwede, start na. Okay, bilog na bilog. Wow! Mom! Ang gaganda ng mga art pieces. You made all of this possible. Ang galing talaga ng mommy ko. What's with all the ball, Trixie? What do you need? Ma naman! I just need you to help me convince Dad na payagan na akong umaten sa birthday ni Miko. And, you know, tapos naman na yung finals namin by then. What I need is for you to ace all of your finals. And then we can try and convince your dad. Please, Mom, please. Buti nga, nagpaalam na ako. What do you mean? Nothing. Saka, you know what? Pupunta din dun yung mga press and celebrity friends ni Miko. Ayaw mo ba nun ma-feature yung maganda mong anak sa lifestyle pages, Mom? You know what I need? Isang magandang feature article para sa mga art pieces na ito. Why not, instead of one article feature, let's make it viral, Mom? Meaning? I will post a curated shot on this on my page. Then sasabihin ko it's for a cause. Then, sasabihin ko sa mga followers ko na spread yung news like a wildfire. Mom, for sure, mas tataas yung value nito. Promise. That's the smart girl I was looking for. Ma'am, andito na po yung mga bisita nyo. Wonderful. Now, Trixie, you work your magic. And I'll attend to our guests. Welcome, everyone. Gusto niyo ba silipin muna natin yung mga artworks for the charity? Perfect! Hi! Yeah, I'm still convincing Mom pa eh. Pakipot pa. Kaya nga ito,
Papa Bibo ko. Yeah, I got it. I have to go. Okay, bye. Oh my gosh! Why don't you follow me? They're just this way. Come on. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Trixie! Ano nangyari dito? I don't know! Kanina may kausap lang ako tapos ganito na Ate Lilet! Ano gagawin ko? Nagot ako kayo! Mom! Ate Lilet! Kunin mo yung fire extinguisher sa hallway! Please na! I'm sure you love all the donated artworks, lalo na yung sa ating national artist. Right here. Natid niya agad yung mga guests sa babae. Wala pa akong sinasabi. So? Ano sasabihin mo? Yung totoo. Eh, di ba hindi mo naman sinasadyang masunog yung artwork? Tsaka tinulungan lang kitang patayin yung apoy. No, Ate Lilet, no! Eh, mahalay ko bang flammable yung art na yan? Ate Lilet, magagalit sa akin si Ma'am. Hindi pwede yun! Ano gagawin ko? I apologize for everything that happened. We'll just have this event rescheduled. And I hope that all of you will be present. No problem. Okay. Goodbye. Trixie, kumalma ka nga. Ate Lilet! Paano ko kakalma? Eh, bad shot na nga sa akin si Papa eh. Hindi ako makaka-attend ng party. Ate Lilet, please, huwag mo ko ilalaglag. Please, please, please. Eh, ano siya sabihin ko? You! Never fail to find ways to ruin my day! Mom! Mommy! Hindi mo alam kung gaano kahirap magpaka-plastic para lang makuha ang lahat ng donated artworks na ito! You even know how many smiles and tears I gave para lang mapakita na I'm doing this all for a cause? See, magsabi nga na ng totoo. I was supposed to earn from this! But now, it'll cost me even more! Just because of you! Trixie, sige na. Sabihin mo na yung totoo. Ano, dinadamay mo pa yung anak ko? Patricia? Patricia! Ano nangyari dito? Si Trixie po, hindi naman po niya sinasadya na masunog yung artwork eh. Totoo ba yan, Trixie? No! Trixie! Mom, Dad! Sumagot lang naman ako ng call, tapos pagbalik ko, nakita ko si Ate Lilet na tabig niya yung candle. Tapos ayun, nasunog na yung artwork mo, Ma'am! Ma'am! Trixie, hindi yan totoo! Ginagawa mo pa talagang sinungaling yung anak ko, no? Tama na! Just tell the truth, Trixie! What? So mas paniniwalaan mo si Ate Lilet kaysa sa akin na anak mo, Dad? I'm not favoring anyone, okay? I just want to know the truth, okay? Ako yung anak mo! Sa akin ka dapat mas maniwala! Eh bakit mas kinakampihan mo pa to, Dad? Bakit? Anak mo rin ba siya para ma-torn ka kung sino yung kakampihan mo sa amin dalawa? What, Dad? Anak mo rin ba si Ate Lilet? Oo! Oh. Anong sinasabi mo, Ramir? Oo. Parang anak ko na rin ang turing ko kay Lilet. Look, what I'm saying is, hindi na siya naiiba sa atin. Parang mo na rin siya kapatid, Trixie. No! Hindi ko siya ever titignan as kapatid! Talagang kakampihan mo pa yung sampid na yan? Wala naman akong kinakampihan kahit si Lilet pa yan. Pero hindi naman tama yung mananakit ka at mamimintang ka ng basta-basta. I can't believe this! Okay, fine! Ako na yung may kasalanan! Mali na sinaktan ni Ma'am si Ate Lilet. Si Ate Lilet na lang lagi yung magaling at tama. Ako? Ako na lang yung laging mali sa paningin mo, Dad! Trixie! I'll make sure you pay for all the damages you've caused. Trixie!
Alam, bahala sa kanila. At kung ano man ang damages, I'll take care of it, okay? Ikaw ba talaga may gawa nito? Huwag mo na alalahanin yan. Akong bahala dyan. Alam niyo po, bang iba talaga si Sir Ramir sa kanila. Siya naman talaga yung may pakialam tsaka malasakit sa atin. Kasi naman, nagsasabi ka lang ng totoo. Kaya dapat lang dakbampit siya sa'yo. Kung mali ka, magagalit din yun. Pero hindi siya mananakit. Gaya ng ginagawa ni Ma'am Patricia sa'yo. Hindi naman po laging nandyan si Sir. Pero alam niyo po, pag nandyan siya, pakiramdam ko, safe ako. Tapos may tiwala siya sa akin. Proud siya sa mga achievements ko. Di nang ganun po kaya yung pakiramdam ng may totoong tatay? Kasi po, mula naman nung namulat ako, siya lang yung lalaki nandyan na pwede ko nang ituring parang tatay eh. Kaya po alam nyo kanina, sobrang saya ko po nung pinagtatanggol niya ako kay Ma'am Patricia. Tapos sinabi pa po niya na anak yung turing niya sa akin. Trixie? Mom. Sabi ni Sheila, you're not going down for dinner. I'm not hungry. Ibigay niyo na lang kay Ate Lilette yung food ko. Baka mas masaya pa si Dad. Well, your dad is just being fair. Naamin ko na nagpadala rin ako sa emotions ko kanina. Pero that doesn't mean na kinakampihan ng dad mo yung sampid na yon. Really, Mom? Why would Dad defend Ate Lilith? Eh, tama lang naman na you're punishing her, di ba? Tapos sasabihin pa niya ako na ako yung may kasalanan, ako yung nagsisinungaling? Eh, bakit pa kasi nandito pa yan, Mom? Di ba kinupkup niyo lang naman siya nung wala pa ako? Well, Mom, I'm here now. I've been here for 15 years, so pwede na siyang mag-disappear. Pero napapakinabangan naman natin siya bilang kasambahay at tutor mo. Kasambahay at shooter for us. Pero kay Dad, anak yung turing niya. Turing lang, Trixie. Pero ikaw lang ang tunay naming anak ng daddy mo. Wala nang iba. Kahit maging strict, disiplinahin namin ikaw ng daddy mo o magkamali ka pa. Mamahalin ka namin. Kasi anak ka namin, pamilya tayo. At never magiging pamilya yung sampid na Lilette na yon. Come here. We love you. Ses, yun na ba yung kape ko? May inaasikaso pa po kasi si Tina, kaya ako na po nagdala nito. Thank you, Lilette. Diyan niyo po pala nilagay yan. Actually, it's a reminder na may napag-graduate na kami ni Patricia. And it's one of those achievements that I'm really proud of. Thank you po, sir. Kahit hindi po kayo yung tatay ko, proud kayo sa akin.
Si Tinang lang pong nakakaalam, pero nung graduation ko po nung high school, kahit first honorable mention yung medal ko, iyak po ko ng iyak kasi gusto ko po valedictorian. Gusto ko po kasi ipunin lahat ng medal ko na number one. Tapos hahanapin ko yung tatay ko. Susumbat ko sa kanya. Hoy! Ikaw! Ito na yung anak na hindi mo inako. Yung anak mo na namatay ng nanay, ng lahat-lahat na, pero hindi mo makuwang mahalin. Ito sa'yo! Ay, sorry po. Na-share ko lang po. Sinusubukan ko na po kasing mag-move on eh. Naisip ko po, nandiyan naman si Tinang. Tsaka kayo po na nagmamahal sa akin. Na-realize ko rin po na di naman deserve nung tatay ko yung mga medal ko. Kaya sa inyo na lang po, sir. Bahala na yung tatay ko, manigas siya. I'm sorry. I'm sorry. Po? I'm sorry you feel that way. Sana sapat na ang efforts namin para maibisa ng pagkukulang ng father mo sa'yo. Sobra na po sa sapat ito, sir. Maraming salamat po. Shot ng more pa, diba? Para talaga mapayag ko na sila. I told you! Hindi nga ako pwede tonight. Hay, bahala ka. I don't care kung pumunta ka. I don't care. Asa ka pa na pagtatakpan ako ng maid na yon? Long story. Saka, ang alam ko lang, busy siya na sumipsep sa dad ko. As if! Sige na, sige na. I have to go. I have to go. Bye. Narinig mo yun? Sinadya ko talagang marinig mo yun. Hoy! May kausap ba ako? Alam mo yung ayaw ko sa lahat? Yung hindi ako pinapansin! Ayoko na makipagtalo sa'yo, Trixie. Kausapin mo na lang ako pag hindi na mainit yung bubong mo sa'yo. Oh! Wow! Talagang kapal lang mukha mo, no? Talagang iiwasan mo ako? Eh, paano kung may iutos ako sa'yo, ha? Ano ba yun, Trixie? Ah! Mayabang ka ngayon. Nagmamataas ka? Ka-nerve! Porket anak yung turing sa'yo ng dad ko? You could just treat me like this? Umiiwas lang ako sa gulo. Kaya kung wala kayong ipag-uutos... Then I command you to tell me! Ano ba yung ginagawa mo kay dad, ha? Why does he always defend you? Thank you po, sir. Kahit hindi po kayo yung tatay ko, proud kayo sa akin. Di naman deserve nung tatay ko yung mga medal ko. Kaya sa inyo na lang po, sir. Bahala na yung tatay ko, manigas siya. Still working on? What's that? Patricia, tungkol kay Lilet. Tungkol na naman kay Lilet. What about her? Dumidepensa lang sa akin si Sir Ramir dahil pumapanig siya sa tama at sa totoo. Alam mo kung magsabi ka lang din ng totoo, papanig din siya sa'yo eh. Nagkataon lang na ako yung nagsasabi ng totoo. At ikaw, as usual, nilaglag mo ko. O galit ka sa akin ngayon, ganon? Oo, kahit ayoko. Kasi bakit ka naman ganyan, Trixie?
Pinagtatanggol kita, pinagtatakpan kita kahit ikaw naman yung mali. Tapos ngayon ako yung napagbibintangan sa bagay na hindi ko naman gawa. Shut up! Hinayaan mo akong saktan ng family mo. I had no choice! Kaya mas pinili mo na ako yung mapahamak. Sarili mo lang yung iniisip mo. I said mo. Shut up! You have no right na sumbatan ako ng ganito. Sampid ka lang! Utusan, low-life creature na kumakain ng mga tira-tira ko. Nababa ka pa nga sa mga dogs na mom ko eh. So I don't owe anything to you. Kasi you're so nothing! Shut up! Shut up! Shut up! Just me. Or, mas extra close recently si Dad saka si Lilith. Parang may tinatago sila. Will somebody let me know what is happening here? Lilith? Saan mo ito nakita? Di ba meron naman tayong kopya ng birth certificate mo? Yung paternity test, may kopya rin po ba tayo?